Kapamilya star host celebrity, nagtatago na nga ba? Ang matinding dahilan, alamin kung bakit. Welcome to bcgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang bcgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Tila nagtatago na umano ang isang Kapamilya star host na ito kaugnay sa kinakaharap niyang kaso na isinampan itong nakaraang mga buwan. Nasaan na nga bang aktor, vlogger at Kapamilya host na si Enchong D? Ito ay matapos puntahan siya ng mga pulis sa address nito sa Cubao, Quezon City, subalit wala siya kaya hindi naibigay ang warrant of arrest sa kasong cyber libel. Nagugat ito nang mag-tweet si Enchong D tungkol sa magarbong kasal ni Drivers United for Mass Progress and Equal Rights or Dumper, Representative Claudine Diana Bautista Lim noong August 2021. Sa nasabing event ay walang pinost ng mga larawan sina Claudine Bautista at asawa nito maliban kay Michael Cinco na siyang nagdisenyo ng wedding gown nito. Sa tweet ni Enchong D kasi ay sinabi, "The money for commuters and drivers went to her wedding. Let's not prolong this conversation and don't say otherwise." Bukod kay Enchong D ay may kanya-kanya din mga puna mga aktres na sina Agot Isidro at Pokwang, gayon din ang aktor at vlogger na si talent manager OG Diaz. Subalit nag-end up na absuelto sina Agot Isidro, Pokwang at OG Diaz sa kasong isinampan ni Representative Claudine Bautista na cyber libel, pero si Enchong D ay sumampa sa korte ang nasabing kaso dahil sa paninira ng aktor. Sa isang episode ng online program ng kilalang talent manager at showbiz checkadora na si Christopher Mina, Christopher Minute, ay may binasa siyang isang mensahe na ayon dito ay mas mabuting mag-surrender na lang umano si Enchong D at bayaran ng piyansa. Pinuntahan umano si Enchong D sa address na ibinigay niya na matatagpuan sa Cubao, Quezon City, pero wala naman siya roon at ang sabi ng mga kapitbahay ay matagal nang hindi nagpupunta roon ang Kapamilya actor. Ang nasabing address na pinuntahan ng mga otoridad ay paupahan pala ng aktor na si Enchong D. Sa kanyang pagkakasabi sa show ay sinabi, "Nag-prosper po yung kaso sa piskalya at ngayon po ay meron na itong titulong People of the Philippines versus Ernest Lorenzo Velasquez D aka Enchong D." Ang kasong criminal na cyber libel ay nasa RTC ng Davao Occidental at siyang naglabas ng warrant of arrest noong January 25, 2022. Ang pinakamagandang magagawa rito ni Enchong D ay ang voluntary surrender. Doon po siya pupunta sa judge na nag-issue ng warrant of arrest. Doon po siya sa sala na yon po pwede siyang maglagak ng piyansa. Hindi po pwedeng pataguan ito dahil lahat po ng sangay ng kapulisan ay pinadadala ng kopya ng warrant of arrest. At ito pa po pwedeng magpiyansa si Enchong D dito sa Maynila basta hawak niya yung mga warrant of arrest kasi sa Davao Oriental yan. At ito pa po, pwede ring magpiyansa si Enchong D dito sa Maynila basta hawak niya yung warrant of arrest niya kasi sa Davao Occidental yan. Sa opinion naman ni Christopher Mee na hindi naman umano nagtatago si Enchong D kundi baka humahanap lang ng tiyempo o payo ng kanyang mga abogado si Enchong D. Sa dagdag niyang pahayag ay sinabi, "Pero ang pinakaano mo dyan, huwag mong paliitin ang mundo mo. Mag-voluntary surrender ka at ang kumagkano ang piyansa, kailangan mo talagang ibigay sa korte." Matatandaan na 1 bilyong piso ang hinihinging kabayaran ni Claudine Bautista sa damages umano na naidulot ang cyber libel na ito sa kanya. Matapos ang pagsampa ng kaso ay hindi pa din naglalabas ng pahayag si Enchong D sa kasalukuyan. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Sweetie Neri, kay Elisa Mijares at kay Marilyn Doble ng Kamsur. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.